Hello mga kabady! Kumusta kayo? Welcome to T2D TV. Once again, this is T2D. Alam nyo ba mga kabady na nanalo kagabi sa Eco Prime Best National Costume ang Philippines na si Ruan Tamundong? Yes, mga kabady, but before anything else, do not forget to subscribe to my channel, hit like button, comment down below, and click the notification bell so that you will be updated once we have a new video. Yes, mga kabady, at kagabi ginanap ang national costume ng Miss Eco Teen International 2020. At ang ating pambato na si Ruan Tamundong ay nanalo mga kabady ng Best in National Costume. Kaya Ruan, congratulations, nakaka-proud ka talaga. Pero bago ko ipakita sa inyo mga kabady yung national costume ni Ruan at ang kanyang pagrampa sa national costume, ipapakita ko muna po sa inyo yung mga kaganapan bago ang Eco National Costume. Silipin natin mga kabady ang mga kaganapan sa Miss Eco 10 International na hindi ko pa napakita sa inyo nung nakaraang mga video ko. Eto mga kabady. Let's have breakfast again, Miss Philippines. Yeah. Elron. Ay, ubos na. Ang bilis. Bilis mo lumapang, ha. Kaloka. It's Sunday, Miss South Sudan. Yeah. Our friend here in Egypt. My roommate. Sunday. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Habibi. Na Habibi. 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 Okay. Hi. So we're at the bar. Yes. So we just finished the white party and it was so nice. So much fun. Yeah. Let's have dinner, Miss Russia. Bakos this time. Philippines. Yes. Ano na Elron? Sino na naman yan? Kumain ka muna. She's so beautiful. Hi Miss Philippines. Let's have dinner. Congratulations! Thank you so much! Let's eat, guys! Ayan, ang dami nilang mga ganap, mga kabady, sa Miss Eco 10 International. At now, silipin natin ang rampa ni Ruan Tamundong sa national costume sa stage at ang pagkapanalo niya bilang Best in National Costume. Ayan natin, mga kabady. Ayan, ang ganda-ganda mga kabady ng kanyang national costume, berry colorful. At alam nyo ba mga kabady that it's made of plastic? Yes! Pero sa kabila nun mga kabady, tingnan nyo, ang ganda-ganda naman at ang ganda-ganda ng rampa ng ating kandidata na si Ruan Tamundong. Nako, congratulations Ruan, nakaka-proud ka talaga.
At tuloy-tuloy ang laban. Walang sukuan. Sabi nga ni Jong sa akin kanina, sabi niya, nako Tito D, malakas ang tiwala ko na mananalo ang ating pambato na si Ruan. Oh, diba? Oy, nako, thank you so much, Jong, sa mga pictures at kayo din sa mga video na pinadala mo sa akin. It's so honor for me na binibigyan mo ng mga data, ng mga pictures at ganyan din ng mga video. Para may ulat naman natin at may pakita ito sa mga sambayan ng Pilipino. At para makapagbigay din tayo ng update at balita sa kanila. At sa iba pang balita mga kabady, aside from Miss Eco Teen International, malapit na din mga kabady ang Miss Tourism International. Natatandaan nyo na ang nanalo last year 2019-2020 ay ang pambato ng Pilipinas na si Cyril Payomo. At this coming January mga kabady, January 17 is finals ng Miss Tourism International 2021. Oo mga kabady, pero natatandaan nyo ba na ang mutya ng Pilipinas ay walang pageant this year 2020 para pumili ng ilalaban sa 2021 at it will be on January na. Ilang mga araw na lamang mga kabady, isang buwan na lamang. Kaya ang tanong, sino kaya ang i-appoint ng mutya ng Pilipinas para lumaban ng Miss Tourism International? Who do you think? Palagay niyo mga kabady, pwede kayong mag-comment sa baba kung sino ang nararapat na ilaban natin sa Miss Tourism International at kung sino ba talaga ang i-appoint ng mutya ng Pilipinas. Pero i-update ko kayo dyan mga kabady. Sa susunod natin ng mga vlog, abangan nyo. Malalaman nyo din kung sino ang ilalaban natin sa Miss Tourism International 2021 mula sa mutya ng Pilipinas. Pero natatandaan nyo mga kabady na noong 2018 ay nanalo ng title din itong si Pauline Amelenx. And supposedly that year, ipapadala din si Pauline ng laban sa international competition. Kaya lang, hindi natuloy kasi wala yung laban that year. So ang tanong, posible kaya na si Pauline Amelenx ang ipadala ng mutya ng Pilipinas sa Miss Tourism International 2021? What do you think mga kabady? Agree ba kayo? Comment lang kayo mga kabady sa baba kung pumapayag ba kayo na si Pauline Amelenx ang ipadala natin sa Miss Tourism International 2021. You know, alam niyo naman ngayon na uso ang appointment, ibang pageant at ibang camp ay nagpapalit-palitan. Well, abangan natin ang mga susunod na mga tea mga kabady. Kaya tutok na mga kabady dito sa Tito D TV. Subscribe na! Click nyo lang po yung subscribe button at gayon din po pwede kayong mag-comment sa baba yung mga gusto na magpabati at i-click nyo din po yung notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga bagong labas natin ng mga tea kasi i-update po kayo nito kapag tayo ay may bagong tea. Alright, so maraming salamat mga kabady sa patuloy po ninyo na pagsuporta sa Tito D TV at welcome sa mga bago po natin ng mga subscriber. At sa patuloy po ng mga sumusubaybay, maraming salamat po at maraming salamat sa panonood po ninyo sa araw na ito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod ko na vlog at mag-iingat kayo palagi. Paalam muna, bye-bye!